Matagal na rin po kasing hinawakan ni Attorney Topacio ang kaso ni Denise laban sa aktor na si Vong Navarro. Atin pong aalamin mismo mula kay Attorney Topacio ang dahilan ng kanyang pagbibitiw. Magandang hapon po sa inyo, Attorney. Hi, good afternoon po, Mamu and Papu. How is my favorite power couple? Okay naman po. Ito, at magpa-follow up po kami doon sa nabalitangan na pagbibitiw po ninyo sa legal team ni Denise Cornejo. Ano po bang dahilan, Attorney? Bakit bigla po kayong umalis dito sa rape case na ito? Well, ika-clarify ko po na hindi po tayo bumitaw sa legal team. Doon lamang po tayo dumistansya sa prosecution po ng rape case. Sapagkat ako po ay naniniwala doon sa kasabihan na too many cooks spoil the broth. Nandiyan na naman si Attorney Howie Calleja, isang kaibigan ko rin, at isang magaling na trial lawyer na siya po ang pumasok to act as private prosecutor. At siyempre po, alam nyo, kaming mga abogado, may kanya-kanyang idea kami as to how a case should be prosecuted. At mas magaling po sana para sa kliyente namin na isa lamang ang kumukumpas o nagtitimon sa isang kaso. So ang ginawa ko po ay I will just let Attorney Howie take care of the rape case. At may mga pinaplano pa naman po si Ms. Cornejo ng mga cyber libel cases laban po doon sa nagbabash sa kanya hanggang ngayon, at yung mga ibang nagsasalita laban sa kanya na victim bashing, victim shaming, doon na lang po tayo mag-concentrate para parang may division of labor po kami dito sa mga kasong hinaharap. May nabanggit po kayo doon sa inyong post na ang pagkakaunawa natin ay parang hindi nyo ho maarok itong ilang mga issues when it comes to ethics. Pwede ba nating maipaliwanag, Attorney, kung ano po yun? Yung sinasabi kong ethics kasi, ang abogado ay hindi dapat sumasali sa isang kaso kung saan sa tingin niya ay iba yung kanyang opinion. Hindi ko sinasabing yung direction where Attorney Calleja is heading is wrong. Hindi ko sinasabing akong tama, maaaring akong mali, siyang tama. Ngunit since I do not agree with some of the moves being made, minarapat ko na lamang na huwag na munang makialam para walang friction, kasi any friction in this case would not be to the benefit of our client. Alam niyo naman po na ang primordial aim ng isang abogado ay makatulong sa kliyente. Well, at si Attorney Howie naman is an able trial lawyer. He knows what he's doing. So, ganun na lang po. We will leave it at that. So, mag-division of labor na lang po eh. Oo. Pero hindi po natin maaaring elaborate kung ano po yung hindi nyo pinagkakaunawaan ni Attorney Calleja? Well, that is within the realm of a lawyer-client privilege. Pero wala naman pong seryoso. We are one in seeking for justice for Ms. Cornejo. Yung mother lang po ay siyempre parang doktor po yan eh. Kanya-kanyang diagnosis eh. So para isa na lang ang direksyon at isa na lamang ang kailangang magtrabaho dito as private prosecutor, we will leave it to the able devices of Attorney Calleja. Wala naman po problema. Kaya alam niyo po, ang daming nag-iintriga dyan na kaya daw ayaw akong kasama si Attorney Howie dahil iba yung kanyang politics, etc. Matagal ko na po kaibigan si Attorney Calleja even before all before the elections. Matagal na po. We have been friends for a long time, at yung pinsan niya, si Ernest Maceda, ay kaibigan ko rin. So, wala po, this transcends politics. Our friendship transcends politics. At yun lang po, if there is an honest difference of opinion as to certain things, ang pinakamaganda ay just let one prevail, at yung isa, step back at wag nang makialam. It's as simple as that naman. Anong sabi ni Denise sa inyong pag-alis? Ay, okay lang naman po sa kanya. Siyempre, nagpaalam po tayo. Yung sinasabi ko naman ethics, it is more ethical for a lawyer na kung may ganyang sitwasyon para hindi na lumala, just to step back. At sabi ko naman sa kanya, hindi ko naman inaabandona ang pagtulong ko sa kanya, because I'm helping Denise
because of the request of an old family friend, si Manong Rod Cornejo. At nangako naman ako sa kanya na hindi natin pababayaan itong mga kaso. Oo. Ngayon, wala na ho kayo sa rape case ni Denise, pero kayo po ang tumayong lawyer niya doon sa illegal detention case. Ano na po ang status doon? I think it has been submitted for decision, ano, yung illegal detention case. At yun naman po is, yun naman, ayoko na magsalita, but I think we will just await for the resolution of that case. In the meantime, parang sa akin, the most important thing is for the rape case to proceed without any delay, without any hitches. At kung ano mang collateral issues katulad nitong cyber libel, ihiwalay naman po ito dito sa rape case. Ayan, pag-usapan naman natin yung cyber libel case. So ikaw pa rin, attorney, ang tatayong lawyer ni Denise dito sa kanyang kasong isasampa. Sino-sino po ba itong kakasuhan na bago ni Denise Cornejo? Hindi ko na muna po babanggitin na in the meantime, but it includes some vloggers. At ang gusto ko po sana rito, to prevent yung dating naging media circus ay tahimik na lamang po. Itong kasong ito, we will proceed very quietly under the radar sapagkat si Ms. Cornejo na rin po ang nakiusap na. She's very devoted to her Christian community. She is very devoted to her advocacies for women's rights. Ayaw niyang sabihin na ginagamit ito for publicity, na traumatized na rin siya doon sa mga adverse publicity dati. So we will just proceed very quietly with these cases. So vloggers lang po ito, attorney? Wala po mga celebrities na kaibigan ni Bong Navarro? Nakakasuhan si Denise? Well, titignan po natin. Right now, we are in the process of collating evidence. At kung sino pong warranted na kasuhan po, ayun po ang kakasuhan namin kasi bagamat may mga opinion po yung iba regarding the guilt or innocence of Mr. Navarro at malaya naman silang sabihin kung anong niloloob nila. Minsan po talagang sumosobra na. They outrun the bounds of what is freedom of speech. Mm-hmm. And they have gone beyond that and they have crossed the line into the libelous. Mabalik lang doon sa kaso ni Vong, attorney. Nabanggit nyo doon sa una naming interview sa inyo na nararapat na si Vong Navarro ay nasa Taguig City Jail at wala sa NBI. At may petition po na finile itong legal team ni Vong Navarro at mukhang hindi po ito inaprubahan yung kanya pong pananatili sa NBI ng korte. Ano po ang next move nyo rito? Well, actually po, right after nag-file po si Attorney Malyonga na abogado ni Mr. Vong Navarro, niyan, nag-file din po si Attorney Calieja ng motion to transfer si Mr. Navarro from NBI to Taguig City Jail. At ang una pong na-actionan, at ito naman ay public knowledge, ay yun pong motion to retain Mr. Navarro sa NBI. Ito po ay dininay po, itinanggi, hindi pinagbigyan ng trial court. So ang sabi ko nga, that is tantamount a grant of our motion to transfer Mr. Navarro doon sa Taguig City Jail. At hindi na nga po pinapaliwanan ko, we are not doing this to harass or harm Mr. Navarro in any way. Ngunit ito po talaga ang procedure na kapag ang isang tao ay may kaso, let's say sa Taguig o sa Makati o sa Manila, doon po sila sa Makati City Jail, sa Manila City Jail, or in this case, sa Taguig City Jail para madali pong access ng korte sa kanila because there will be times when an accused will be required to be present in court. Pero ngayon, nasa NBI pa rin po siya? Ang pagkakaalam ko ay nasa NBI pa po. At ang latest news dyan ay meron po yata ang motion for reconsideration. Ang kampo niya doon po sa denial ng kanyang motion to retain. Okay. Oo. So, hintayin na lang natin kung ano magiging resulta. Pero kayo po, on your part, hindi na po kayo magfa-file pa ng panibagong motion? May pending motion na po. Filed last week by Attorney Howie. At yun na lang po ang aming hihintayin. Alright. Sige po, maraming salamat po, Attorney Ferdinand Topacio. Thank you very much po, at God bless. Ayan, si Attorney